Magagaling na manlalayag sa malalayong dagat, mga Raiders, matatapang na mandirigma at walang takot sa kahit anong klaseng labanan. Ito ang kwento ng mga Bisaya, ang mga kinakatakutang pintados na puro mandirigma, mayaman sa kultura bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Ang kultura ng mga Bisaya sa Visayas ay nakasentro sa digmaan at katapangan sa panahon ng pre-kolonyal. Sila ay magagaling na manlalayag at mga raiders na kung saan inaatake nila ang iba't ibang isla sa bansa, pati na ang mga kalapit na bansa ng Pilipinas. Pero wala pang Pilipinas sa panahon na yon. Ang kanilang palaging kalaban ay ang mga Moro sa Mindanao, lalo na ang mga Maranao, dahil palagi din itong umaatake sa Visayas. Ayon sa mga isinulat ni Miguel Lopez de Legazpi sa kanilang pag-uusap ni Raja Sulaiman na sa pananaw ng Raja ng Maynila, ang mga Bisaya ay matatapang na mandirigma at walang kinakatakutan, pero nagpasailalim sa impluensya ng mga Kastila. Ang mga Bisaya kasi ang dinala ng conquistador sa Maynila nung sakupin ito ng mga Kastila. Para sa mga Bisaya, ang pakikipagdigma ay isang paraan para maipakita ang katapangan at pagkalalaki. Ipinapakita nila ito sa kanilang mga tato or patik. Kahit ang mga kababaihan ay may mga tato, dahil may mga babaeng Bisaya din na mandirigma. Ang mga kalalakihang nakakapatay ng kalaban na magsusuot ng pulang bahag at pulang turban or magalong. Wala silang suot na damit tulad ng ibang mga nitibo sa iba't ibang isla para maipakita ang kanilang mga tato or patik sa buong katawan. Kaya sila tinawag na pintados ng mga Espanyol dahil balot ang kanilang katawan sa tato. Maraming ginagawang modification ng mga Bisaya sa kanilang katawan na siyang kakaiba sa ibang mga nitibo. Isa na dito ay ang pagde-decorate nila sa kanilang mga ngipin at paglalagay ng kulay itim nito sa pamamagitan ng pagnguya ng ugat ng anipay o paglalagay ng tar, isang maitim na bagay at ibabalot sa kanilang ngipin na ang tawag ay tapul. Sila din ay ngumunguya ng ant eggs or betel nut or castle flowers para magkulay pula ang kanilang ngipin. Isa pang paraan para baguhin ang forma ng kanilang ngipin ay pinapastahan nila ito or minsan ay pinuputol nila ang mga ngipin nila para magpantay-pantay. At ang pinakanakakamangha ay ang paglalagay nila ng ginto sa kanilang mga ngipin. Mababa ang tingin nila sa mga Kastila nang dumating ito sa Visayas, lalo na sa Cebu dahil sa mga ngipin itong walang dekorasyon at walang tato ang mga balat kahit isa. Pero namangha sila sa mga teknolohiya nito, lalo na sa baril at mga kanyon. Hindi lang sa pagpapalamuti sa ngipin ang ginagawa ng mga Bisaya, nagpa-practice din sila ng skull molding. Binabalot nila ng tangad o tanglad ang ulo ng sanggol para makompres at tumaas ang ulo ng bata. Habang ang mga kalalakihan naman ay nilalagyan ng pin ang masiselang bahagi ng kanilang katawan para daw ito sa pagtatalik sa kanilang mga asawa. Ito ay maliit na metal na itutusok sa ulo ng maselang bahagi ng katawan na may parang mga bola na may groove ang bawat dulo.
Malakas ding uminom ng alak ang mga Bisaya. Kilala silang mga heavy drinkers. Sa isinulat ng mga Kastila, hindi daw ito nakikipag-discuss ng kahit anong bagay kung walang tagay, na kung saan palaging ikinakabahala ng mga Kastila dahil baka pag nalasing sila ay pagtatagain silang lahat ng mga Bisaya. Pero ayon sa mga Espanyol, hindi naman alkoholik ang mga Bisaya. Ginagawa lang daw ito pag merong diskusyon at may mga selebrasyon. Ang pag-iinom daw ay isang social event na ginagawa pag may mga pagtipon-tipon at pagdidesisyon sa mga komunidad. Tinatawag nila itong pagampang or pakikipag-usap na magsisimula sa agda, or pagtawag sa isang tao or diwata na itagay ang unang tagay, marami silang pagpipilian na inumin. Sa panahong yon, meron silang tuba, rice wine na kulay pula at pinatapang ng balat ng kahoy at mga intos, isang alak na gawa sa katas ng tubo. Habang ang kanilang relihiyon ay sumasamba sila sa kalikasan at maraming ritual sa kanilang paniniwala, pinaniniwalaan nila na ang mga bituin sa langit at ang buwan ay ang mga Panginoon na dapat sambahin, kung saan ang cycle ng buwan at mga bituin sa langit ay nagbibigay sa kanila ng impormasyon sa tamang panahon ng pagtatanim, lalo na sa nabigasyon sa karagatan na napaka-importante sa mga malalayong paglalayag. Pinaniniwalaan din nila mga ibang nilalang na kung tawagin ng mga Kastila ay mga engkanto, dahil ang mundo ng ibang nilalang ay siyang tirahan ng mga diwata na kung saan palagi nilang kinukonsulta para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Habang sa Negros at Bohol naman ay meron silang iba't ibang Panginoon din, sila Lahon or Laon na siyang manlilikha na Panginoon na nakatira sa bundok ng Canlaon. Para makipag-usap sa mga Panginoon at mga kaluluwa ng kanilang mga ancestors na tinatawag nilang umalagan, kumukonsulta sila sa mga babaylan. Ang mga ito ay may mga abilidad na makipag-commune sa mga diwata. Karamihan sa mga babaylan ay mga babae, pero meron ding mga lalaki o mga transgender na tinatawag nilang asug, na siyang nirerespeto ng lahat. Lahat ng mga nalalaman natin sa buhay ng mga Bisaya sa panahon ng pre-colonial ay galing sa mga academic sources at sa mga isinulat ng mga Espanyol. Dahil sa oral tradition ng mga Bisaya, ipinapasa nila ang kanilang tradisyon orally. Merong sariling alpabeto ang mga Bisaya para magsulat, pero ito ay hindi nila ginagamit sa pagsusulat ng mga pangyayari or kasaysayan. Ang mga Bisayang pintados ay kilalang mga mandirigma, sumasalakay kahit sa malalayong lugar, walang takot sa higanting imperyo at naghahasik ng lagim sa mga baybayin ng China sa panahon ng Song Dynasty. Ayon sa isang Chinese explorer noong 14th century, kung saan nasaksihan ito ang araw-araw na pamumuhay ng mga Bisaya. At ayon sa kanya na mga Bisaya ay hindi mga farmers, sila ay mandirigma at napakainit ng klima sa kanilang mga isla. Palaging sumasalakay sa iba't ibang lugar sakay ng kanilang mga balangay. Ang kanilang kultura at pamumuhay ay nakasentro sa pang-aatake at raiding. Ginagawa nila ito ng ilang henerasyon na kung saan ang mga taong nakakarinig ng Bisaya ay nagtatakbuhan sa takot. Ang ating mga ninuno sa panahon ng pre-colonial ay mga masters sa karagatan na kung saan nagbibigay sila ng takot sa kanilang mga kalaban, lalo na sa higanting imperyo ng mga Chino sa nakaraang panahon. Hanggang dito na lang, at huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon
para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.